Habang nakabreak ako, pinakain ko muna ng protein booster ang ating mga koi and kumakain na sila. Grabe, sobrang pagod ko dito sa transfer na to. Ready na yung mga lilinisin ko. Tapos, simulan ko na yun maya-maya. Sobrang cute nila, oh. Kumakain sila ng protein booster. First feeding of the day ko to. Happy ako na nakitang kumakain na sila dito mismo sa ating goldfish box. Kataas ko na ng konti yung water level gamit yung ating stock water. So far, meron akong 155 gallons ng stock water na naka-ready para dito sa ating goldfish box. Tapos kung maubos yun, magre-refill ulit ako ng another 155 gallons para naman ma-refillan ang ating drip plant box kahit papano. Siguro mga ganyan. Yan lang yun, 155 gallons. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random Drip X One Piece Collection sticker natin. Ride 2B. Na pang iniintay mo, add to cart ni Drip, checkout mo na yan. Done na ako mag-break, siguro linisin ko lang to, tas balikan ko na lang kayo mamayang gabi pag magtatanim na tayo ng halaman dito. Ito na yung status ngayon ng ating drip plant box. Nalinis ko na siya and inayos ko na rin yung ating mga plant tubs. Meron na yung tubig, tap water lang yan kasi hindi pa naman ako maglalagay ng livestock dito until hindi pa siya dechlorinated. Gagawin ko now ay kukunin ko yung mga tubs ng plants na meron ako dito. So meron ako ditong ambulia, tatlong tubs ng ambulia, meron akong hydrilia dyan, and meron akong valisneria corkscrew, and meron akong jungle valisneria. Lahat yan ay ta-transfer sa ating drip plant box. Meron pa akong isang plant doon, di ko alam yung ID, pero ita-transfer na rin natin siya sa ating drip plant box. Singit video lang, ito nga pala yung goldfish box natin ngayon. Medyo nag-cloudy lang yung tubig kasi tinanggal ko na yung running filtration niya simula doon, papunta dito. So, paikot-ikot lang yung tubig sa ngayon. Bukas, kapag okay na yung plant box natin, ay i-coconnect ko na sila and magiging crystal clear din ulit yan. Walang magiging problema. So, itong plant box na to, papagpuyatan ko talaga to hanggit sa matapos para bukas, i-coconnect na natin yung dalawang pond na to. Doon ko nalinisan and kunin yung mga plants natin na galing sa ating mini pond. Itong mga plants na to ay galing sa aking plant holding tank. Ito ay bigay ng Pet Centarium. Thank you so much, Pet Centarium, for the plants. Isasort out ko na to dun sa mga bakante nating lote. Dito sa ating drip plant box, isa-isa per type ng plant. So, gawin ko lang to. Doon ko nang isort out ang ating mga plants. Saktong-sakto lang yung mga tubs natin dun sa number of plants dahil yung bakopa ay nilagay ko muna dun sa ating isa pang pond. In the future, bibili pa siguro ako ng gantong klaseng tubs para mas marami pa akong maitanim. Tatry ko pang isiksik dito sa area na to. Kasi dun sa side na yon maglalagay ako ng jungle valisneria. So since done na natin sila isort out, time na para itusok na natin ang mga halaman. If gusto niyo malaman yung mga ID ng halaman na to, check out my other video dito rin sa page natin. Natanggap ko tong PR package na to from Pet Centarium. Again, thank you so much sa Pet Centarium. Sobrang na-appreciate ko talaga yung plants. Malaking tulong to. Napakaganda ng ambag niya dito sa aking drip plant box. Done na ako magtanim dito sa ating plant box. Yung mga lumulutang dyan ng mga duckweed, lilinisin ko na lang yan. Lahat ay naibaon ko na. Dito, sa side na to, kinuha ko na rin yung jungle valisneria natin na dalawang plant pot. Tapos ilalagay ko siya dun sa may sulok na yon. Everything is all set. Nililinis ko na lang yung mga lumutang na mga halaman. Tapos yung mga duckweed, tinatanggal ko lang para malinis ang ating pond. By the way, hindi ko pala naiwasan. Merong mga lumusot na mga pond snails. So ang gagawin natin dito ay maghahagis tayo ng napakaraming assassin snails really soon. Para ma-eradicate yung mga pond snails infestation dito sa ating pond. Punuin ko lang tong pond tapos babalikan ko na lang kayo mamaya. Habang nagpupuno tayo ng ating drip plant box ay meron ako nabili sa TikTok shop na shade net. Ito yung gagamitin ko kaya in-install ko yung mga hook. Dun sa ating goldfish box and dito rin sa ating plant box meron tong lahat hook. Grabe naman pala yung laki ng isa. Sakop na yung buong goldfish box natin, tapos yung plant box natin, sakop na sakop na. Anyways, binuksan ko muna yung dito sa may drip plant box natin. Pupuno pa ako ng tubig, tataasan ko yung water level nito para ready na bukas. Ang mangyayari is, hintayin lang natin to mag fully dechlorinate since nilagyan ko na siya ng anti-chlorine kanina pa bago ko siya i-fill up. Tapos, pag ready na yung ating drip plant box, i-activate na natin yung big pump natin from chamber number 3, papunta dito mag-flow siya. Tapos, since mataas na yung water level nito, magpo-flow dun sa ating overflow, papunta dun sa ating goldfish box.
pupunta sa chamber 1, pupunta sa chamber 2, babalik sa chamber 3, so on and so forth. Ito lang muna yung tatapusin ko tonight since grabe na rin yung pagod ko today. Tapos bukas gagawin na natin yung most awaited moment, ang pag-connect ng drip plant box dun sa ating drip goldfish box. We are finally done filling up itong ating drip plant box. Gusto ko lang pakita yung water level sa inyo. Ganyang kataas ang ating water level dito sa drip plant box. Tapos ang mangyayari, mag-overflow lang dito yung ating tubig. Let's call it a night. Bukas ko na itutuloy ito. Sobrang satisfied ako dun sa nagawa ko today. Grabe. If you made it this far, solid drip fam ka. And I am beyond thankful sa suporta mo dito sa Drip by Vinci.